ng Diyos ng kanyang gawain upang sa kapangyarihan niya lahat sa lupa'y mapailalim. Matutupad plano niyang mundo'y pag-isahin at tao'y di nagagala sa mundo sa tamang lugar agad tutungo sa taas at sa baba gawain ng Diyos kanyang nagawa lahat nagugulat sa bigla niyang pagpapakita sa taas at sa baba abot tanaw nila malawak kaysa noon ganito ang panahon ngayon ang tao nang sila'y makapanirahan sa lupaing payapa at masaya di na sila malulungkot pa plano niya'y matutupad sa lupa tuoy umiiral sila at sa mundo bansa niya ay itatatag niya doon luwalhati niya'y ipinapakita sa taas at sa baba gawain ng Diyos kanyang nagawa lahat na gugulat sa bigla niyang pagpapakita sa taas at sa baba abot tanaw nila malawak kaysa noon panahon ngayon mga lungsod sa langit itatama lahat ay gagawin niyang bago pag-isahin lahat ng nasa taas at sa baba lahat ng nasa langit at lupa ang tao na pasakop sa kanya at ulat pagbubukurin niya sila sa kani-kanilang pamilya sa gayo'y di na siya susuwayin at sa pagsasaaya sila'y susunod walang kikilos ayon sa gusto niya sa taas at sa baba gawain ng Diyos kanyang nagawa lahat nagugulat sa bigla niyang pagpapakita sa taas at sa baba abot tanaw nila malawak kaysa noon ganito ang panahon ngayon Sa huling mga araw, gamit ni Kristo'y mga katotohanan upang tao ay ilantad at turuan gawa at salita nila ay tingnan
salita ni Kristo ay puro katotohanan tungkol sa tungkulin ng tao paano maging tapat sa Diyos. Sundin ng Diyos isa buhay ang normal na pagkatao. Karunungan, disposisyon ng Diyos at iba pa. Mga salita'y nakaturo sa tiwaling diwa ng tao. Salita ay inilalantad kadimonyohan at paglaban ng tao sa kanya. Paghatol ng papaunawa ng tunay na mukha ng Diyos sa tao at ng katotohanan ng swail sila. Nalalaman nila kalooban, layon ng gawain niya. Hiwag ang di maunawaan. Dahilan ng katiwalian at kanilang kapangitan. Nililinaw ng Diyos likas na pagkatao ng tao sa salita, sa paglalantad at pagtatabas. Habang paghatol niya'y kanyang ginagawa, katotohanan lamang na wala sa tao ang makakagawa. Ito ay paghatol upang makilala ng tao ang Diyos at makukumbinsi silang pasakop sa Diyos. Paghatol nagpapaunawa ng tunay na mukha ng Diyos sa tao at ng katotohanan ng swail sila. Nalalaman nila kalooban, layon ng gawain niya. Hiwag ang di maunawaan. Dahilan ng katiwalian at kanilang kapangitan. Paghatol ito ang epekto, katotohanan, daan at buhay ng Diyos. Ipinubunyag sa tao, ito ang paghatol na ginawa ng Diyos. Sa simula hanggang ngayon, tanging tao lamang ang maaaring makipag-usap sa Diyos. Yun ay tanging tao ang maaaring makipag-usap sa Diyos. Sa lahat ng nabubuhay na bagay at kung ano ang nilikha niya, tao ay may mga tainga upang makarinig at mga mata upang makakita. May mga isipan at wika, pati na ang kanyang malayang kaloob.
Diyos na nagsasalita at nauunawaan ang kalooban ng Diyos at tanggapin ang komisyon ng Diyos at tanggapin ang komisyon na mula sa Diyos at sa gayon ay nilalagay ng ang lahat ng pag-asa niya sa tao. Nais niyang gawing kanyang kasamahan ang tao na may iisang puso at isipan ng sa kanya. Sino ang makalakad kasama niya? Yamang sinimula ng Diyos ang kanyang pamamahala. Ang Diyos ay naghihintay sa tao na ibigay ang kanyang puso. Ibigay ang kanyang puso sa kanya sa lahat ng panahon. Sain at bigyan ito upang ang tao'y pasiyahin ng Diyos, minamahal ng Diyos, upang ang tao ay matakot sa Diyos at layuan ang kasamaan. Ang Diyos ay umaasa at naghihintay, naghihintay para sa kinalabasang ito sa lahat ng panahon. Upang ang tao'y pasiyahin ng Diyos, minamahal ng Diyos, upang ang tao ay matakot sa Diyos at layuan ang kasamaan. Ang Diyos ay umaasa at naghihintay, naghihintay ng kinalabasan ito sa lahat ng panahon. Paglipas ng mga siglo, ang maliit na batis unti-unting dumaloy sa paligid ng paanan ng bundok. Marahang sumusunod sa daang ginawa ng bundok. Nakabalik ito sa ilot at tumalay sa dagat.
paglipas ng mga siglo, ang mabangis na hangin ay di nagbago. Palaging umuungol sa bundok, umihit na malaking buhawi ng buhangin. Pagbisita sa King alone ay di nagpahinga, at di tumigil sa paglamak. Ito'y dadagundong at dadaluyong paulit-ulit, gayon pa man ang malaking sa inyo ay gayong dakilang kaligtasan. Bawat isa sa inyo ay puno ng kasalanan at kahalayan. Ngayon nakikita ninyo ang Diyos ng harapan. Siya'y nagkakastigo, humahatol. Nakukuha ninyo ang kanyang dakilang kaligtasan. Natatanggap ninyo pinakadakila niyang pag-ibig. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay mula sa kanyang pag-ibig. Mga kasalanan, kaya siya sa atin ninyo ang inyong sarili. Oh, kaya ang inyong kaligtasan ay natatamo. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay mula sa kanyang pag-ibig. Kinatulan niya ang inyong mga kasalanan, kaya siya sa atin ninyo ang inyong sarili. Oh, kaya ang inyong kaligtasan ay natin.
ng Diyos nawa sa akin ang sangkatauhan na ginawa ng Kanyang sariling mamakamay. Ginagawa niya ang makakaya niya upang magligtas. Kasama ninyo siya ay gumagawa at nagsasalita. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay mula sa Kanyang pag-ibig. Hinatulan niya ang inyong mga kasalanan. Kaya siya sa akin naman talaga kayo pinamuhian ng Diyos. Ang Kanyang pag-ibig ay talagang pinakatotoo. Siya'y humahatol sapagkat ang tao'y sumusuway. Ito ang tanging paraan upang magligtas. Sapagkat hindi ninyo alam paano mabuhay at kayo'y namubuhay sa gayong lugar. Madumi puno ng kasalanan, kailangan niyang umatol upang maligtas kayo. Sak ng mas mababa ni mabuhay sa maduming lupain to. Niyabakan ni Satanas o bumabagsak sa impyerno. Sa Kanyang pag-ibig, hinatulan niya ang inyong mga kasalanan. Kaya siya sa atin ninyo ang inyong sarili. Oh, kaya ang inyong kaligtasan ay natatamo. Kidlat, mundo'y maaaring magbago ng ideya at pagmamasid ng Diyos. Darating mga bagay na di pa narinig ng tao. Taglay nila'y maglalaw. Di maalok mga yapat ng Diyos, walang nakadarma ng kahigit at kadakilaan ng lakas na dahil nakahihigit naman niya ang di madama ng iba. Mawag si may ililigtas.
Isiyasat ng Diyos ang mundo, ngunit wala siyang nakikita saan man na puno ng buhay. Nagpapaningin siya ng liwanag at init. Nakatanaw sa lupa mula sa ikatlong langit. Puspos ng liwanag at init ang lupa. Ang mga ito lang ang natutuwa. Tao'y di na pupukaw hanga sa kanyang kariwasaan. Init at liwanag iminawaksi ng kanyang pamalo. Habang namamanglaw at nagdidilim ang mundo, tao'y nagsasaya. Nagsasaya na darama man pamalo ng Diyos. Tao'y di tumutugon, patuloy lang niyang tinatamasa mga pagpapala sa lupa. Nagsasalita ang Diyos upang kastiguhin ang tao. Pabaliktad sa krus, sila'y nakapako. Pagdating ng pagkastigo ng Diyos, nanginginig at nagugulat ang tao. Sa ingay ng mundo, pilit siyang tumatakas, ngunit huli na ang lahat. Sa kanyang pagkastigo, kaharian ng Diyos bumababa. Lahat ng bansa'y winasak, walang natira. Ang tao sa ingay ng mundo, pilit siyang tumatakas, ngunit huli na ang lahat. Sa kanyang pagkastigo, kaharian ng Diyos bumababa. Lahat ng bansa'y winasak, walang natira, walang natira, walang natira. Kang namumuhay, puso mo sa Diyos ibibigay, lalo papaglipas ng oras. Espiritu mo'y lalakas, kalagayan mo'y gaganda. Banal na Espiritu'y gagabayan ka't mas pagpapalain ka. Para may banal na Espiritu, buhay espiritual nyo. Makiisa sa Diyos, lupigin sarili nyo, wag sundin lang ang tuntunin. Ito ang dapat na kamta ng tao, kaya't ibig
ibigay nyo lahat sa mga bagay na to. Kaya't laging sabi ng Diyos lahat na kaisa ko, higit doble aking ipapabuya. Kaya't laging sabi ng Diyos lahat na kaisa ko, higit doble aking ipapabuya. Kaya't laging sabi ng Diyos lahat na kaisa ko, higit doble aking ipapabuya. Kaya't laging sabi ng Diyos lahat na kaisa ko, higit doble aking ipapabuya. Oh, oh. Lalo kang nagsisikap, lalong nababaling sa Diyos puso mo. Pag naabot mo na ang katayuan, makakamit ng Diyos puso mo. Sa Diyos ka lang, walang makakaagaw sa puso mo. Laging ipapakita salita niya sa'yo, at ang di alam ipapaalam niya sa'yo. Lahat ito'y matatamo kung ika'y nagkikiisa. Kaya't laging sabi ng Diyos lahat na kaisa ko, higit doble aking ipapabuya. Kaya't laging sabi ng Diyos lahat na kaisa ko, higit doble aking ipapabuya. Lahat ito'y matatamo kung ika'y nakikiisa. Matatamo to kung ika'y nakikiisa. Lahat ito'y matatamo kung ika'y nakikiisa. Matatamo to kung ika'y nakikiisa. Kaya't laging sabi ng Diyos lahat na kaisa ko, higit doble aking ipapabuya. Kaya't laging sabi ng Diyos lahat na kaisa ko, higit doble aking ipapabuya. Kaya't laging sabi ng Diyos lahat na kaisa ko, higit doble aking ipapabuya. Kaya't laging sabi ng Diyos lahat na kaisa ko, higit doble aking ipapabuya. Oh, Diyos di kilala o sinasamba ng taong tiwali sa paglikha kina Adan at Eva. Luwalhati ni Jehovah'y nanatili, ngunit naging tiwali ang tao. Nawalan ng kalwalhati at patotoo, nang sa Diyos naghimagsik sila at di na gumalang sa Kanya. Gawain ngayon, bawiin ka upang lahat Diyos ay sambahin. Sa mga nilikha'y magpatotoo sa yugtong ito. Nang gawain ay gagawin to, gawain ng paglupig sa mga huling araw. Paano malulupig ang tao sa mga salita, sila'y kumbinsido. May paghatol at pagkastigo, at sumpang sila'y ikukupo. Nilalantad rebelyon ng tao, hinahatulan kanilang paglaban. Para ipakitang sila'y marumi, para ipakitang Diyos ay makatwiran. Gawain ngayon, bawiin kalwalhatian, upang lahat Diyos ay sambahin.
sa mga nilikha'y magpatotoo sa yugtong ito. Nang gawain ay gagawin to, gawain ng paglupig sa mga huling araw. Salita ng Diyos lulupikin at tao'y kukumbinsihin. Mga tumatanggap ng paglupig ng Diyos dapat tanggapin paghatol ng kanyang salita. Kung masusunod mo ang mga salitang to at di ang sariling paraan mo, sa kayo'y nalupig ka na ng kanyang salita. Gawain ngayon, bawiin kaluwalhatian upang lahat Diyos ay sambahin. Sa mga nilikha'y magpatotoo sa yugtong ito. Nang gawain ay gagawin to, gawain ng paglupig sa mga huling araw. Gawain paglupig sa mga huling araw. Walang halaga kung nasa tubig o langit sila. Sa iba't ibang anyo, natitipon sila ayon sa kanyang utos. Ayon sa uri o klase nila, di mababago ninuman ang tuntuning ito. Di sila nangangahas lumagpas sa kanyang limitasyon, di nila kayang gawin iyon. Sa utos niya dumarami sila, nabubuhay, nagpaparami, sinusunod landas niya't batas sa buhay, pati kanyang di nabanggit na utos. Sinusunod pa rin nila hanggang sa ngayon. Tulad ng otoridad magkakakilala, nang lumikha ay di magbabago magpakailanman. Kanyang otoridad laging kakatawan sa sa kanyang pagkakakilanlan.
Kung naniniwala ka sa pamamahala ng Diyos, kailangan mong malaman na ang lahat ng bagay ay hindi nagkakataong nangyari lang. Isinasaayos ng Diyos ang lahat. Para saan ginagawang ito ng Diyos? Ano ang kanyang huling layunin? Ito ay hindi upang ihayag ka, ngunit upang maperpekto at maligtas. Paano ka gawing perpekto at nililigtas ng Diyos? Sa pagpapakita sa iyo ng iyong katiwalian, ang iyong kalikasan, ang iyong kakayahan, ang iyong mga pagkakamali, alamin mga bagay na ito at itataboy mo ang mga ito. Oh, 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 oh. Aralin kung paano sunggaban ng pagkakataong ito. Alamin na dapat mong sunggaban ito. Huwag makipag-alitan o makipagtalo, nisubukan na labanan ito. Kung ika'y makikipagtunggali sa lahat ng isinasaayos ng Diyos para sa'yo, kung gayon ay mahihirapan ka na pumasok sa katotohanan, paano ka gawing perpekto at nililigtas ng Diyos? Sa pagpapakita sa iyo ng iyong katiwalian, ang iyong kalikasan, ang iyong kakayahan, ang iyong mga pagkakamali, alamin ng mga bagay na ito at itataboy mo ang mga ito. At manalangin at lumapit sa harapan ng Diyos. Ang iyong panloob na kalagayan ay magbabago. Ang katotohanan ay gagawin sa iyo. Magkakaroon ka ng pag-unlad, magkakaroon ka ng pagpabago sa buhay. Kapag ang katotohanan ay dumating, ang iyong tayog ay magbubunga ng buhay. Paano ka gawing perpekto at nililigtas ng Diyos? Sa pagpapakita sa iyo ng iyong katiwalian, ang iyong kalikasan, ang iyong kakayahan, ang iyong mga pagkakamali, alamin ng mga bagay na ito at itataboy mo ang mga ito. Bagay na ito, itataboy mo ang mga ito. Alamin ang mga bagay na ito at itataboy mo ang mga ito.
Nagugulong pangrelihiyong kaayusan at ginigising lahat ng kaluwang nananabik sa pagpapakita ng Diyos. Sinong di na mamangha dito? Sino ang hindi nasasabi na makita ang Diyos? Ilang taon ang ginugol ng Diyos sa piling ng tao, ngunit di ito na malayan ng tao. Ngayon ang Diyos mismong nagpakita para muli ibalik ang dati niyang pagmamahal sa tao. Matapos niyang lumisan mula Judea, naglaho ang Diyos ng walang bakas. Nasabik ang mga taong makita siyang muli, ngunit di nila kailanman inasahan ang makasama siyang muli dito at ngayon. Paano'ng hindi nito may babalik ang mga alaala ng lumipas? 2,000 taon ang nagdaan. Nakilala ni Simon na anak ni Jonah ang Panginoong Jesus, at nakasalong kumain sa isang hapag. Pinalalim ng mga tao ng pagsunod ang pagmamahal niya sa kanya. Minahal niya si Jesus hanggang sa kaibutura ng kanyang puso. Maraming tao nang hinugol ng Diyos sa piling ng tao, ngunit di ito na malayan ng tao. Ngayon ang Diyos mismong nagpakita para muling ibalik ang dati niyang pagmamahal sa tao, para muling ibalik ang dati niyang pag-ibig sa tao. Mula sa unang ugnayan ng Diyos sa sangkatauhan, nagbubunyag na siya sa kanila. Ang kakanyahan, ano siya at anong mayroon siya, patuloy walang tigil. Kung ang tao sa mga kapanahunan ay makakita o makaintindi, Diyos ay nangungusap at gumagawa upang ipakita kanyang disposisyon at kakanyahan. Kailan may di kinubli, tinago nilabas nang walang reserbasyon. Diwa at disposisyon ng Diyos, kanyang persona at pag-aari ay bunyad sa kanyang gawa at ugnayan sa sangkatauhan. Umaasa ang Diyos na maunawaan siya ng tao, malaman kanyang diwa disposisyon, na ayaw niyang isipin nila bilang lihim ng kawalang hanggan. Di rin niya nais na tingnan siya bilang isang bugto na walang sagot. Kailan may di kinubli,
itinago nilabas nang walang reserbasyon. Diwa at disposisyon ng Diyos, kanyang persona at pag-aari ay bunyad sa kanyang gawa at ugnayan sa sangkatauhan. Sa pagkakilala lang ng sangkatauhan sa Diyos, nila malaman ang daang pasulong, marapat na patnubayan ng Diyos. Sila'y mamumuhay sa kanyang dominyon, liwanag at pagpapala. Kailan may di kinubli, tinago nilabas nang walang reserbasyon. Diwa at disposisyon ng Diyos, kanyang person at pag-aari ay bunyad sa kanyang gawa at ugnayan sa sangkatauhan. Ang diwa at disposisyon ng Diyos ay bunyad sa kanyang gawa at ugnayan sa sangkatauhan. Isang tao'y madalas na tumatakot
Diyos. Kahit na ang disiplina ng Diyos ay bumababa sa taong ito, ang kanyang galit ay hindi sa madaling salita. Ang awa o puon ng Diyos ay batay sa mga gawa ng tao at ang kanyang saloobin sa Diyos. Nakita ng napakatagal, ngunit siya